Hello po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Isang mabilis na update lang sa parating na laban ng Adelaide 36ers at ng Illawarra Hawks sa February 25 sa ganap na 4:30 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. At kung sino-sino nga ba ang dapat bantayan at ano nga ba ang magiging epekto ni Kai sa laban na ito. Yan ang ating mga pag-uusapan, pero bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-click muna din ang notification bell kung bago ka sa aking channel for more videos and updates sa mundo ng sports. So, natalo nga ang Adelaide noong last na laro nila kontra dito sa Hawks at bagamat maganda naman ang ipinakita ni Kai dito ay natalo pa din sila sa dami ng turnovers at dahil na-convert ito ng Hawks sa points. Umiskor nga si Kai ng 12 points at 5 rebounds sa laro na yan at subalit kinulang pa din sila lalo na sa endgame at tuluyan ngang natalo. Ano nga bang magiging kaibahan ng laro na ito? Una, mas mataas ang confidence ni Kai at ng buong team. Kita naman yan nung last na laro nila kontra sa Taipans at kitang mas gumanda ang chemistry ng buong team. Hindi kagaya nung huling maghanap sila na halatang nagkakagulo sa depensa at hindi gaano nagkakaamuya ni Ganga. So this time ay alam ko na nagkakaroon sila ng adjustment at sure ako na mas magiging maganda ang laro na ito. Dapat lang talaga ay bawasan ng turnovers at syempre, bantayan pa din ang mahigpit ang mga scorer nila, lalo na sila Tyler Harvey at ang magkapatid na Froling. Lalo na tong si Harry na paulan pa nga ng 3 na talaga naman pumatay sa kanila noong huling laban na yan. Sa palagay ko ay pag nalimitahan nila ang mga ito ay mas malaki pa rin ang chance na manalo sila this time. Siyempre mas maganda kung mabibigyan ng mahabang playing time ang ating kababayan na si Kai dahil iba naman talaga ang impact na dala nito lalo na ngayon. At siyempre mas lalo pa itong mapansin ng mga scouts at mga teams sa NBA. Dahil nakakapagtaka naman talaga na kahit maganda ang pinapakita nito ni Kai ay wala man lang ito sa top 100 ng 2022 ranking sa mock draft sa NBA. So abangan natin ang laban na ito at sana ay huwag tayong magsamang sumuporta kay Kai. Hanggang dito na po muna at buhay po kayo.